Magandang buhay! Narito ang aming team sa harap ng barangay hall ng Barangay Bangon kung saan ay makakapanayam namin ang kanilang barangay chairman. So, let's go! Magandang araw po. Kami po ay nagmula sa Romblon State University, Bachelor of Arts in Political Science. Narito po kami upang ikaw ay ma-interview kung saan ang iyong trabaho ay related sa politics. May mga hinihanda kami mga katanungan. Bago po ang lahat, nais ko pong malaman ang iyong pangalan at kung taga saan po kayo at kung ano po yung trabaho niyo. Pangalan po ay Optimal Cuba. Tagapangon po ako, tagapangon po ako ng aming lugari. Tagapangon ako po ay dati ay sa municipio, pero dahil po ito ako po si Marcos kung maging pagdating sa aming barangay, ano naman sa pagpapinang Cap, kailan po kayo nagsimula maging barangay captain? Nakatapos po ako ng term ng ulang mga ulang mga ulang mga So, nag-job lang ng isang taalim na isang term tapos mapan pa po ngayon. Ang kasunod po namin na katanungan ay, ano po sa tingin nyo ang kalagayan ng politika sa ngayon? In general po, dito lang po sa ngayon. In general po? In general po, saan papasyon ka po ang politika po sa atin? Especially po dito sa Pilipinas, hindi po nag-awayaw. Hindi po nagkakaisa. Ano pang maturity ng politika o grupo ng politika ay siya nang iba pa. Yeah, kaya yung natalo na politika sa ngayon, eh wala sila. Kundi sa ngayon, kung hindi ka kakampi sa isang politika na nanalo, hindi ka magkakaroon ng project. Ganyan po ka... Kasama ang politika dito. Pero maganda ang politika kung nagkakaroon lang ng unit, nagkakaisa. Maganda po. Pero sa buhay naman sa Pilipinas, kung ano po ang sino pang manalo, sila po ang nanginibabaw. At alam ko namang naralaman din nyo yan. Kahit sa school, alam nyo yan na kahit majority sa estudyante, talagang sila pa rin nasusunod. So, base po sa mga sinabi nyo, Barangay Chairman, ano po yung mga ginawa nyong paraan upang bumalik ulit yung tiwala ng mga tao sa inyo, di ba na tigil po ngayon ng isang term? Ano po ang iyong ginawang paraan upang kayo'y nanalo, kayong eleksyon? Sa totoo lang po, kahit tumigil lang, kahit nag-ista po ako bilang barangay captain, ay patuloy pa rin ako sa patuloy sa mga tao. At kung naman kayo mga lumapit sa akin, tinutulungan ako. At yung paraan, yung tanong mo yung pag-ano ba, ay yung paraan, pero ang ginawa ko po ay nag-face to face mo ko sa taas. Kinausap ko sila ng mga panahon na tulong ako, kumulaga ko. Ang servisyo ko ay servisyo may puso sa mula. Ako'y ano man ang panyo, gagawin, ano man sabihin niyo sa akin na kaya ko ang gawin, gagawin ko. So, maganda yung ginawa ko siya. Ako'y pamilya, pinuntunan ko. Nakinis ako yung As a barangay chairman po, paano nakakatulong ang iyong trabaho sa kasalukuyang kalagayan ng politika? Nakakatulong din po sa aking trabaho sa bilang sa politika. Yes po. Ang trabaho ko po bilang barangay captain po ay ginagawa ko ang lahat. Bago ako mag-aksyon bilang may gagawin na isang bagay na project, kinukonsulta ko muna lahat ng mga council para malaman nila kung anong ginagawa ko at malaman nila kung magkano mag-gasto sa isang project. At lahat yan ay demokrasya po na sinasabi po ko sa nila.
hindi ko pwedeng tago ang lahat ng bagay na dapat itago, kundi dapat ay hayag sa mga tao. Para kung anuman ang makita nila na ikaayos ng barangay, ay malaman nila kung saan galing ito. At kung sakaling may nahiniman ako na isang project sa isang agency, sinasabi ko sa mga council at sa mga tao na ito'y galing sa isang ahensya na ikaganda ng ating barangay. At sa aking trabaho bilang barangay captain po, lahat po na problema financial, kung kahit basta kaya binibigay po namin ng mga barangay officials. Lalo kung may nagkakasakit po, tulong-tulong po kami tinutulungan yung mga tao na nangailangan. At pusa po silang tumutulong din sa amin dahil open po kami sa kanila. Hindi kami gumagawa ng bagay na ikasama na aming barangay. At sana bilang mga estudyante rin sa inyo, yan din po ang inyong gabi dahil mga bata pa kayo. Kami po bilang matatanda na kami nagtatrabaho, yung totoong trabaho. Sabi nga sa kay ma'am, totoo, servisyo may po. Sa mga sinabi niyo, Barangay Chairman, gusto ko lang po sabihin na ako po yung mahanga sa inyong pamalakad sa inyong barangay at kung paano niyo gampanan ang inyong tungkulin. So, may follow-up question lang po ako. Ano po ang iyong mga ipapayo sa ibang lingkod bayan na inaabuso ang kanilang mga kapangyarihan o kanilang mga tungkulin sa kanilang mga pansarili lamang na gusto nga niyo? Sabi ko lang sa kanila, sabi nga mag-abusuhin, kundi kami lang pantay ang trabaho sa mga tao nila, sa mga pasyente nila. Kasi pati nga abuso nila ang trabaho, hindi ko mag-asin po ang barangay. Nag-asin po ang barangay na sasabihin, ang gusto kong masabi lang sa kanila, maging fair po sila sa mga tao. Yan ang importante. Sabi nila, ito ang gagawin natin, maging pantay-kanta dito sa ating barangay. Hindi natin buhay ng bawat isa, buhay ng layo yung buhay sa tapo natin. Hindi kami natin buhay na dapat mag-quit, na dapat na gawin natin sa kanila. Ito lang yung ito sabihin sa kanila. Huwag lukuhin ang gusto ko na kundi pantay-pantay na kami nila ang gawain nila kami ng barangay. Kaya yung bilang mga nag-appreciate ito. Aming huling katanungan po, paano mo nakikita ang politika o pamahalaan ngayon kaugnay ng iyong trabaho bilang lingkod bayan? Okay. Sabi ko nga kanina, yun, hindi masyado maganda ang politika sa ating general. Pero sa ngayon, may napapansin din akong kagandahan talagang po ang ating presidente na talagang masipag at hindi nagtatago kung ano man ang ginagawa na hindi tinatago yung ginagawa niya. So, pero ang kalita, para yung tanong ng pangalawa, kung anong konektado sa ngayon. Saan ang papasin ko sa ngayon? Kung hindi ka, sa nakita ko kay Presidente, masipag siya eh. So, binang, kung anong konektado sa ngayon, sa trabaho ngayon. Parang, tinitingnan mo siya. Parang sinasalamin mo siya kasi masipag siya. Kasi dapat ang isang barangay ka, hindi masipag ka. Maghanap ng rito na sa'yo, maliit ng pangira mo. Doon po nakita po sa ating presidente na kung walang budget, pumupunta po siya sa ibang bansa, humingi ng tulong. Kaya nakikita po sa kanina, yan din po ang ginagawa ko. Kasi ang hirap lang po namin ay halimbawa 2 million. Sa 2 million po, 20% lang po nagkado. So sa 2%, sa 2 million, 100,000 lang ang bakatanda namin. Anong magagawa nun? So ginagawa namin, humingi po kami. Humingi po kami sa isang agency. Lalo-lalo sa ngayon sa partikul, sa DA, sa government, sa Tunisia, yan, humihinit sa kami para magampangan po namin yung trabaho na dapat pinagay sa kami. Yun ang nakita kong kuliktado sa ating gobyerno. Marami pong salamat, Barangay Chairman. Ang inyong pong mga kasagutan ay naging malaking tulong para sa amin mga estudyante na nag-aaral sa political science. Amin pong babaunin ito at isa sa isip po namin at isa sa puso. Kasi balang araw, kung kami ay magpunta sa ganitong sitwasyon na kami maging lingkod bayan, ay yung iyong pong sinabi ng mga strategiya at yung pamalakad bilang barangay chairman ay amin pong magagamit. Maraming pong salamat. I hope.
Oh.